Gayong darating na undastiyak na dadagsain na naman ang dangwa na mga naghahanap ng magaganda pero murang bulaklak. Pero tulad ng Divisoria, iba na rin ang mukha ng dangwa ngayon dahil sa mga clearing operations. At may unang balita si Darlene Kai live. Darlene, sa gitna pa rin ba ng kalye ang mga bulaklak na ibinibenta dyan sa dangwa? Igan, hindi na. Dahil pa rin kasi sa direktiba ni Manila Mayor Isko Moreno na paluwagin yung lungsod, ay meron na siyang kautusan na bawal lang magtinda yung mga nagtitinda ng bulaklak doon sa kalsada. Hindi na sila pwedeng pumwesto doon. At yung mga nagtitinda naman na may sarili ng pwesto ay hindi maaaring lumagpas sa mga itinakdang linya. Kaya mas maluwag at mas malinis na dito ngayon. Yun nga lang, sabi ng mga nagtitinda na nakausap natin ay apektado daw ang kanilang kita. Dati, halos hindi madadaanan ng kalsadang ito sa Dangwa Flower Center sa Maynila, lalo kapag paparating na ang mga espesyal na okasyon gaya ng undas. Pero mas maluwag na dito ngayon. May itinakdang pwesto na kasi na pwedeng pagtindahan ng mga bulaklak. Sa ngayon ma'am, 1 meter lang talaga kami magmula dyan sa gutter. Pero hindi ko po alam kung itong parating na todos, bibigyan pa kami ng extension ng 1 meter. So tingnan na lang natin. Para yan sa mga may pwesto na. Pero sa mga tulad ni Maylina na nagtitinda sa daming kalsada. Bawal po sa kalsada. Kailangan po dito lang sa gilid. Pagka po may tabi-tabi na lang. Ginagawa po namin mga salit-salita na lang po. May araw po. Halimbawa po ako, pauwi na ngayon. May kapalit na pak. Kaya apektado raw talaga ang kita ng mga nagtitinda ng bulaklak ngayon. Yung iba nga, may mga araw na hindi talaga makapagtinda. Bawas talaga ma'am. Di kagaya noon na talaga medyo malakas. Ngayon, syempre mahina rin ma'am. Mahina rin ng konti. Nabawasan talaga yung parating namin ma'am. Dapat noon ang dami naming dating galing Cebu. Tag-10 karto, 10 kahon araw-araw. Pero ngayon 5 na lang kasi wala na kaming pwesto eh. Pero wala naman daw silang magagawa kung hindi sumunod. Nagpapasalamat na lang daw silang pinapayagan pa rin silang magtinda dito. Samantala, inaasahang magtataas naman ang presyo ng iba't ibang klase ng bulaklak dito kapag papalapit na ang undas. Sa ngayon, ang Rados ay 80 pesos per bundle. Ang Malaysian Moms naman, 100 pesos per bundle. Ang Carnations at Gerbera, 160 pesos per 10 pieces. Ang Jimba naman, 120 pesos per dozen. Ang Roses, 400 pesos per dozen. Ang Orchids naman ay 500 pesos kada 3 dosena. At ang Sunflower ay 100 pesos kada tangkay. Igan, kapag umaga ay meron daw talagang nag-iikot dito na mga pulis at mga kawaninang lokal na pamahalaan para mahigpit na i-monitor yung mga itinakdang pwesto sa mga nagtitinda. Pero sa experience kasi natin sa pagko-cover dito, sa ngayon, pag ganitong kaaga pa lang ay yung mga nandito pa lang usually ay yung mga may sariling pwesto na talaga. At kapag papalapit na yung undas, doon dumadami yung mga nagtitinda ng bulaklak. Kaya patuloy pa rin natin i-monitor yung sitwasyon dito. Pero sa ngayon, yan muna yung latest mula dito sa Maynila. Balik sa'yo, Igan. Maraming salamat, Darlene Kai!